Good morning everyone, or magandang umaga na naman sa inyong lahat. So nandito na naman po ako, nagbabalik. So today is January 2, 2024 na. So kung hindi ako nakakamali is today is Tuesday. So supposed to be I'm gonna work, or yung tatrabahoin ko sana is yung balimbing ko. Kaya nakita ko ito nga, yung mga ibang inawire ko is ng tabingi na. So natamaan siguro ito ng naglonmower. So naisip ko ito na lang kukunin ko, tapos i-arrange ko lang balik, then yung mga malaking dahon puputulin ko. So this is what we call is malapit na matapos. Ang hinihintay ko lang nito is yung root dito, yung kasi napahak mo na siya diri ng portion na rotten ba, so pinalutan ako diri, then yun lumabas yung mga root. Ang hinihintay ko na lang itong mga root na ito is lumaki para to cover up di yung napahak. So for this morning, ito lang masishare ko sa inyo. Gusto ko sana yung balimbing trabahuin ko, kaya lang is malaki, mabigat, tapos madugay kumahuman ato. So ito siya pag mapuno na itong dahon, tapos maging maliit yung dahon, is maganda siya tingnan. So hanggang kailangan maggupit nito is hindi mo na sugatan yung mga dahon para hindi pangit tingnan. So i-ano na lang yung estimate na lang yung laki na anong laki na iiwan mo. So parang ano na ito, finishing. Kung may makikita kalay na ito, this one. Huli makita itong laki, sobrang laki, di ba? So puputulin yan. So yan ang sinabi ko nito, this portion. So nangyari nito is nasikil, so kuha ko na lang. So katulad itong sanga na maliit, kailangan na natin ng maliit na wire. So ito yung wire niya malaki, sinabi ko na lang muna, hindi pwede matanggal kasi may ipit man sa other side. So kailangan ko itong i-wire kasi i-bend ko pababa kasi mawala man siya sa kuwan man, madaw, sinalingan na masampungan yung pikas. So ganito yung maggawa ng bonsai. Itong na ganito is kanya-kanya tayo na ano, yung diskarte or style kada nagigawa. Kung anong maganda para sa atin, yun ang susundin natin. Kasi tayo man ang maging matuwa pag mag-success. Kaya yung mga materials ko dito sa bahay, ako talaga yung gumagawa. Kasi parang proud man tayo kahit hindi masyadong maganda yung mga gawa natin. Then para sa atin, okay na. So yun, maging masaya na tayo. Katulad nito is ang dami ko pang iayos dito. Ang sa akin lang is nalaglag siguro ito, kaya na-deform. Tulad nito, talagang kailangan itong i-bend pababa. Ang akala ko is itong materials na ito is ano na lang, gupit na lang ako. Kailangan pa lang i-wear yung mga nasa dulo. Ang hirap. Wala pa akong wire na sukat dito sa mga maliit na sanga. Yan. Puro recycle lang yung mga wire ko. So, dito kailangan ito i-bend pababa. Ipito na lang ako sa mga ibang wire na sukat. Yan. Yan dito.
po hindi na dali-dali una siya. So, nung nagawa po ng video, so, kailangan madali para hindi masyadong mahaba yung video. So, ganito ang nangyari. Kasi pag sobra pa itong mga wire ko, hindi ako makaproblema nito. Yan o, nabali. Pero isang so, yun ang magawa tayo ng bonsai. Yung akala natin maganda na tapos biglang may mga sangang mabali. Then, pag bukit naman natin, minsan magkamali tayo sa bukit. Natanggal ko na yung mga malaking dahon pero hindi natin maiwasan na may mga malaki pa ng kaunti na maiwan kasi ano magtaka ng murag matamatahon bitaw. Hindi na ito makita tanan. So although kahit kaunti na lang yung dahon pero ganun pa rin. So this is already matanda na ito. Kaya lang ginawa ko, binakon ko lang todo para maging maba siya lang tawon. So problema dito is ito yung ito lang yung pot. So another na naman, so just hope na yung ito sanga ba hindi na bumalik para matanggalan ko na ito ng wire dan tapos kung malaglag man siya walang chance na maging tabingi na naman ng itsura. So marami nang bisis ito na laglag. So susunod ko yung So, this is a Chinese huli. So, problema dito ng Chinese huli, yung tinik, sakit sa kamay. So, if ever na hindi ako comfortable sa ginawa ko na form nito, pwede ko na lang siya itong mamarkot dito para maging dalawa ito. Then, itong sa taas, itanim ko ulit. Kasi matagal na itong ganitong design tapos wala mang nahitabo. Man siya. Ngayon, so ang ginawa ko sana nito is parabag yung nahayang kahoy ba tapos may tumubo na sanga then na buhi ulit. Kaya lang pangit ng hapon.